Hello mga boss, kumusta? Loka story nga pala. Ang pinakamalakas na barkong pandigmang yama to. Pag-usapan natin yan mga boss. Ang Yamato Battleship ay ang ipinagmamalaki ng Imperial Japanese Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay ang pinakamabigat na battleship na kanilang ginawa. Ang barkong ito ay hindi lamang pinakamalaki sa kanilang uri, ngunit ito rin ang pinakamalakas at pinakamalaking armas na nakaset up sa barko. Ang intensyon sa disenyong ito ay para kontrahin ang numerical supremacy ng Estados Unidos sa Pacific Fleet dahil wala silang kakayahan sa pang-ekonomiya o pang-industriyang kapasidad upang makabuo ng maraming barko. Nagpasya ang mga Hapon na bumuo ng mas malaking barkong pandigma na maaaring tumugon sa mga barkong kaaway ng sabay-sabay. Ang Imperial Japanese Navy ay nangangailangan ng super heavy battleship na armado ng 18.1 inches gun at armor na kayang salagin ang impact ng 18 inches size ng shell. Higit pa rito, ang barko ay kinakailangang magkaroon ng top speed na 27 knots at kayang makapaglayag ng hanggang 1,000 miles sa bilis na 80 knots. Matapos matanggap ang lahat ng requirements na ito, sinimula ng mga engineers at designers ang pagbuo noong 1935. Nang matapos ang unang plano, napagpasyahan ng Japanese government na magkakaroon ito ng kabuuang displacement na 69,000 tons. Ito ay may napaka-impresibong laki na may kabuuang haba na 839 feet at lapad na beam na 127.7 feet. Ang protective armor ng Yamato ay nakakabilib na may kabuuang bigat na 22,534 tons habang ang deck armor naman ay nasa 7.9 to 9.1 inches ang kapal. Ang mga armor na ito ay ang poprotekta sa barkong pandigmang Yamato para sa atake ng mga allied naval weapons. At ito ay pinapaandar ng 4 na steam engine at 12 boilers na may kabuuang lakas na 150,000 sharp horsepower. Dahil sa malaking demand ng mga barkong pandigma sa panahong iyon, ang Imperial Japanese Navy ay nangangailangan ng dalawang battleship ng Yamato class noong 1936. Ang paggawa ng barko ay isang lihim lamang, kaya ang ginawa nila ay naglagay ng mga mahahabang pader at mga canvas sa paligid ng shipyards upang maprotektahan ito mula sa mga espiya at parusang kamatayan para sa mga taong manghahas na magsisiwalat sa sekretong plano. Muling nag-utos ang hukbong dagat ng Japan ng dalawa o higit pang mga barko noong 1939. Dito ay nabuo ang barkong Shinano, ngunit noong panahon ng Battle of Midway, ito ay napagpasyahan ng Japanese government na i-convert na lamang bilang isang aircraft carrier. Ang armaments ng Yamato Battleship ay naaayon sa sukat at layunin ng barko. Ang primary armament ay binubuo ng tatlong triple turrets na may 94.46 cm gun. Ito ay kayang makapagpaputok ng 3,219 pounds na may distansyang 26.1 miles. Ito ay ang pinakamalaki at pinakamalakas sa sandata ng barkong pandigma sa mga panahong iyon. Ang bawat turret ay may kabuuang bigat na 2,774 tons o katumbas sa bigat ng isang fleet destroyer. Ang secondary armaments naman ay binubuo ng 4 na triple turrets na may 155 mm gun. Ang anti-aircraft armaments ay binubuo ng 6 na twin-mounted Type 89 127 mm gun na matatagpuan sa tagiliran ng barko sa ibabaw ng 155 mm gun. Bukod pa riyan, ang Yamato Battleship ay may 8 triple-mounted Type 96 25mm gun at 4 na Type 90 13mm sa may bridge tower. Habang umuusad ang digmaan, ang armament ng Yamato ay patuloy sa pag-upgrade. Ang unang modifikasyon ay noong July 1943. Ito ay ang pag-upgrade ng radar system na kinakailangan para sa anti-aircraft defense. Ang Yamato Battleship ay ang pinakaugat na sandata ng Imperial Japanese Navy na pinangunahan
ni Admiral Isoroku Yamamoto. Ito ay nagresulta ng kapahamakan sa buong Imperial Japanese Navy dahil sa sunod-sunod itong pagkatalo laban sa Estados Unidos. Ang barko ay umuwi ng Japan para gawing headquarter ship at pinagpaliban ang Nui Battle of Guadalcanal. Ito ay naganap sa karagatan ng Solomon Islands sa Southwestern Pacific Ocean. Dahil dito, ang nakakabatang barkong kapatid ng Yamato na Musashi ay nagsilbing kahalili sa digmaan noong January 1943. Ang Battle of Samar ay ang pinakamaaksyong digmaang naranasan ng dalawang barko. Noong October 24, 1944, ang pwersa ng Estados Unidos ay naglungsad ng napakalaking opensa gamit ang mga sasakyang panghimpapawid. Unang pinunterya ang kapatid nitong barkong Musashi, bagay na hindi kinaya ng barko dahil sa dami ng mga bomba at torpedong inilunsad ng kalaban at ito ay tuluyang lumubog sa karagatan ng Samar. Sa sumunod na araw, sa unang pagkakataon ay ginamit ng Yamato ang kanyang 46cm gun. Ito ay tumama sa isang American carrier sa layong 20 miles. Sa labanang iyon, ang Yamato ay dumanas ng ilang mga tama ng bomba. Ngunit ito ay malayo sa kanyang pagkapahamak. Gayunpaman, dahil sa panganib ng pag-atake ng mga torpedo, napilitan ang Yamato na umalis sa labanan. Ang huling pakikipagdigma ng barkong Yamato ay konektado sa pananakop ng mga Amerikano sa kanilang islang Okinawa na nag-uudyok sa Imperial Japanese Navy na simulan ang Operation Tengo. Noong April 6, 1945, ang Yamato ay naglayag patungong Okinawa kasama ang isang light cruiser at walong destroyer sa isang suicidal na misyon. Nang malaman ng mga Amerikano ang plano ng mga Japanese, ang hukbong dagat ng US ay naghahanda para sa isang pangwakas na digmaan. Noong April 7 sa kaparehong taon, ang paglalayag ng 10 barko na pinamumunuan ng barkong Yamato ay agarang inatake ng 400 American planes lulan ng mga US aircraft carriers. Napaglabanan ng Yamato ang mga bombang tumama sa deck nito. Ngunit nang tumama ang mga torpedos sa bandang port side ng barko, ay bumagal ang pag-usad nito. Patuloy sa pagpapaputok ng mga anti-aircraft guns ang barkong Yamato para kontrahin ang hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos. Ilang sandali pa ay pinakawala ng hukbong Amerikano ang huling atake sa sugatan at patuloy na lumalabang Yamato. Apat na mga torpedo ang muling tumama sa barko na naging dahilan sa pagtigil ng makina. Dahil sa dami ng tama sa tagiliran, ang barkong Yamato ay unti-unting tumaob patagilid. Ngunit bago ito lumubog, nagkaroon pa ito ng isang malakas na pagsabog. Ang paglubog ng Yamato Battleship ay nagmarka bilang pagtatapos ng Imperial Japanese Navy. Ito ay sumisimbolo ng katapangan ng bansang Japan at kahandaan ng bansa na ipagtanggol ang mga interes nito laban sa Western Powers, partikular na riyan ang Estados Unidos.